dito kami sa bilihan ng cellphone. Sobrang daming pagpipilian dito. Bawal lang mag-video sa ano sa baba kasi nagagalit sila. Pero ito yung secret shop talaga ng mga accessories. Cellphone accessories hanggang third floor. So napaka-nice. Mga casing nyo? Oo, na F3. Wala bang libreng ano to, yung sa likod? Magkano yung ganito? Thank you.
na to kuya dinidikit? Opo, adhesive yung ulitin. Sige po, pakuha na ito. Ate, may itang F3 plus na ganitong design. Wala po. Ito kami ngayon sa Jollibee. May mas maliit na, may size 11. Ito kami sa bilihan ng cellphone. Sobrang daming pagpipilian dito. Bawal lang mag-video sa ano sa baba kasi nagagalit sila. Pero ito yung secret shop talaga ng mga accessories. Ang sarap ng kain nung kanina. Gutom much. Enjoy lang, enjoy. FYIO guys!
Mamunluk was founded 1918 by Mr. Mamunluk. Nanggaling siya sa China and pumunta siya dito sa Pilipinas para magtayo ng business kasi nga may minamahal siya and sa sobrang hirap ng buhay niya, naisipan niya magtayo ng business. And ito nga yung naisip niyang business, which is Mami. Nagsimula lang siya sa dalawang steel na lagayan ng Mami and buhat-buhat niya yon from Santa Cruz na Jones Bridge na ngayon, dumadaan siya doon and papuntang Intramuros para magtinda ng Mami. And speaking of Mami, yung salitang Mami is nag-originate sa kanya, Mr. Ma, and then me, bahala na kayo, hindi joke lang, at me is traditional name na Mami. Unfortunately, hindi na patent yung pangalan na yun sa kanya, kay Mr. Mamunluk. I love you, Kuya Ken. Matalawin! So, ang dami niyang alam, no? Ako na, walang alam. Ako na. And oh guys, alam nyo ba na ang Mami is hindi talaga unang pangalan ng pagkain na yun. Ang unang pangalan nun is Gupit. Kasi ginugupit-gupit niya yung noodles sa paglalako niya. Pag may bumibili, tsaka lang niya gugupitin at ilalagay niya doon sa lagayan. So, ang dami niyang alam, no? Ako na, walang alam. Ako na. Then, paano namin na-discover? So, nanay ko ang nagkwento sa akin na favorite nila to ng ni Papa. So, yun. Doon namin siya pinuntahan kasi gusto din namin matikman kung ano talagang kinababalikan ng mga tao doon. And nasawa na rin kami sa mga fast food and gusto naman namin yung traditional, yung original taste. So, tinry namin yung Mami, Siopaw, Siomai, and then kung sa presyo naman, for me, tama lang yung presyo niya para naman dun sa quality ng food na matitikman niyo. And ang binabayaran niyo is hindi yung pagkain, kung hindi yung servings talaga, yung process ng pagluluto. Original recipe from 1980 ng kakainin nyo, hindi lang basta-basta Siopaw, Mami. Gift hunting na naman tayo, continuation siya ng shopping namin. So from Taytay to Divisoria and now to Quiapo, Manila. Secret shop siya kasi ang nakakaalam lang nito, yung mga online shop and mga retail store, mga physical store na nagtitinda ng phone accessories and jewelries. Mm-mm. And then actually if i-search niyo siya sa Google, sa Facebook, hindi siya recommended talaga. Ang usually na nakikita niyo doon, si Greenhills, si Divisoria, but not this store, this secret shop. Anong pinagkaiba nito sa Greenhills and Divisoria? Based on our experience, mas mura talaga siya. And then may nakausap kami from from this secret shop na sa kanila din kumukuha ng sinusupply sa Divisoria and even sa Greenhills. Ako na nagsasabi sa inyo, mura talaga doon kung mura, ha? Sobra talagang layan ng diferensya kasi sila na yung nagsusupply doon eh. So, sila talaga yung maliit yung patong. Ano bang meron sa Plaza Miranda? Siyempre, yung Quiapo Church. So, nandun tayo para magsimba. Then, damit, sapatos, pagkain, mga gulay, pero ang i-recommend talaga namin sa inyo, yung tindahan ng mga accessories, mm-hmm. Sobrang daming options talaga, and yung jewelry, sobrang daming pagpipilian, beside dun sa pagsisimba, which is more important. Pinaka the best pumunta, Monday to Sunday, throughout the week, except Friday. Alam niyo na kung bakit, Quiapo Day, sobrang daming tao. Pero hours 8 to 5 p.m. So bukas siya 8 to 5. Pero paglagpas ng 5, may mga bukas pa rin na store. So pwede ka pa rin mamili. And yung jewelry stores na napuntahan namin, nakita niyo naman dun sa video. Just to set your expectation guys, hindi siya totoong gold, hindi siya Saudi gold, hindi siya Japan gold. Pero ang kinaganda dito sa mga jewelries na to, non-tarnish siya, stainless, and ano pa ba? And customized. Yes, yun yung kinaganda niya. And you know, nowadays, yun na yung mga gusto nating mga girls, especially yung mga name necklace. So, just a suggestion, or if you want to start up your own business, and just, I think, 1,000 pesos, you can start your own business now. So please try to visit this store. Sorry kung nabooking namin yung mga
online shops, retail shops na doon kayo kumukuha sa secret shop nga na sinabi namin. So, pasensya na po. You know, the hashtag sharing is caring. At the end of the day naman, ang hinahanap ng mga customers is yung after sale service and yung warranty nyo. So, I'm sure babalik sila sa inyo. And this shop naman is for us just sharing this information to other viewers. Ayun lang. Love, love! Bawal talaga mag-video sa lugar na yun. Ilang beses kami sinita. Pero as a normal citizen, tayong mga normal citizen, ang pinaka-goal natin is makatipid and at the same time, get a good quality of the product. So guys, start na tayo with the haul. Ipapakita na namin sa inyo yung iilan naming napamili sa Quiapo, Manila. Unang-una, so itong iPad mini casing. Kung sa Greenhills, makukuha mo siya ng 450 pesos. Sa Divisoria, 350 to 400 pesos. Sa Secret Shop, this is just 300 pero natawaran namin siya, naging 270 pesos lang. Look! This is for baby O. Next is computer or laptop mat. Ang presyo niya sa Gilmore, nabili ko siya before para sa office ko, is 300 pesos. And dito sa Secret Shop, this is just half the price, which is 150 pesos only. And ito namang aking phone casing. So from 150, nahuha ko siya ng 130. This is a shockproof case. Hindi na ito yon. Ito na siya. Nandito na siya sa aking Oppo. Ito siya. Ito. Look. Ito namang earbag. Ito na, hindi na tayo lalayo. Nandito din sa likod ng aking cellphone. Ang cutie pie na ito. And this is just 50 pesos. Yan, yung nilalagay yung daliri dito. Yes. And ito pa rin, sa aking cellphone pa rin, nagpalagay ako ng tempered glass. So this is just 100 pesos. Pero nakuha namin siya ng 80 pesos sa labas. And meron silang screen protector na tinatawag na universal. Pwede siya gamitin sa lahat ng cellphone. And kung wala na talaga kayong mahanap na screen protector ng cellphone nyo, nagka-cut din sila. So best play siya kasi nandun na lahat talaga for your cellphone. Then doon naman sa mga toys na nakita nyo kanina, hindi na namin iisa-isahin kasi nabalot na namin for Christmas gifts. So nag-arrange siya from 150 pesos to 500 and maganda na yung quality niya. Pang gift na talaga. And itong napaka-cute na earrings. So first is itong hoop earrings. Yan. Then next is itong mga cutie na small earrings. Kung sa ibang like Broadway Gems, yung mga stores sa mall and even sa Greenhills, makukuha nyo siya ng 100 pataas. But this one, 3 for 100 lang. Guys, yung mga nagko-comment, nagme-message sa amin, thank you so much. We appreciate all the love and we accept negative or positive comment pa yan. Thank you. And by the way, yung to know more about us, our family story, updates, and also yung vlogs namin about travel and fun. You can follow us and like us on Facebook. It's at Team Og Adventure. Oh guys, ipapaalam lang namin yung mga comments and messages nyo. Pinapost namin siya sa Facebook page namin. Mapapositive man yan or negative, just to show more and to be transparent. Oh guys, please subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon.